Magandang buhay mga kakwentuhan. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa nangyaring caravan ni BBM. Kung bakit hindi na-ere ng stream media, mainstream media. Malaking kagaguhan ito mga kakwentuhan. Hindi ko alam kung excuse me, kung parang panawagan ko na rin to o pakiusap sa mga kapwa ko YouTubers, mapay small man o mapalaki, sana magtulong-tulong tayo na huwag natin pagkaitan ng ating mga kababayan, na tayo na lang yung gumawa ng paraan para maipahatid sa mga kababayan natin yung mga nangyayari na mayroong patas na pagbabahagi ng mga balita kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, kasi wala na tayong maasahan sa mainstream media mga kakwentuhan, mga kababayan. Ako'y nagsusumamo sa mga kapwa ko YouTubers, ano, mapa small o mapa big YouTubers, yung malalaking channel, lalo na kasi kayo yung may malalaking subscriber. Sana huwag tayong gumaya sa mainstream media, no. Gago-gago. Kagaguhan talaga. Batid naman sa inyo yung nangyari sa caravan ni BBM, ano. Walang nagbalita. Meron man tayong nakita, edited, na kung saan pinalalabas nila na hindi kaaya-aya yung naging caravan, which is napakadami, yun nga yung pinakalonggest caravan ng isang politikero na nangyari, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo pa. Ha, take note, sa buong mundo, napakahabang caravan ang nangyari sa North, as dito pa sa NCR, napakarami, hindi ibinalita ng mainstream media, mga inutil punyita, mga gago. Wala kayong inisip kundi ang kumita lang. Wala kayong inisip kundi yung makakabuti lang sa inyo. Wala kayong inisip kundi yung mga kabahagi lang ng inyong mga masasamang plano. Wala kayong inisip kundi yung mga garapal lang na inyong mga kadikit ang ibinabalita ninyo. Samantalang yung kay Lini Lugo po, sa mabibilang lang yung taong nagkaraban, tapos mga binayaran pa, ibinalita ninyo. Walang humpay na balita. Mapaumaga, matanghali, mapagabi pa. Ha? Paulit-ulit pa. Isa itong babala, mga kababayan, mga kakwentuhan, isa itong masamang babala para sa atin na tayo'y ang liit ng tingin sa atin ng mainstream media ang tingin. Tayo ang dahilan kung bakit sila kumikita, punyita. Sila ang dahilan, hindi sila dapat magganyan. Dapat ibalita nila ng tama lahat ng nangyayari sa Pilipinas, mapakalaban o mapakakampi nila. Dapat pantay-pantay ibalita nila yon. Hindi ganun, hindi dapat mangyari na huwag natin hayaan mga kakwentuhan, mga kababayan, na tayo'y pinaglalaruan. Pinaglalaruan tayo ng mga punyitang yan. Pinaglalaruan tayo, samantalang sa atin sila kumikita, sa ating mga viewers. Kaya nagkakaroon sila ng mga advertisement dahil sa viewers nila. Kaya sila nilalagyan ng advertisement. Kasi mayroon silang viewers. Diba? Tapos gaganyanin tayo porque hindi nila kadikit si BBM. Sabihin na lang natin na hindi natin kakampi si BBM. Tama ba yun na pagkaitan tayo ng balitang ganun? Diba? Hindi tama yun. Huwag tayong pagkaitan. Kaya mga kakwentuhan, magtulong-tulong tayo. Huwag tayong patalo. Gumawa tayo ng paraan. Lahat ng YouTubers sa social, lahat ng nagba-vlog sa YouTube, mga kakwentuhan, to share nyo, parang awan nyo na. Mapa small YouTubers, mapamalaki ang channel. I-share natin para makaabot doon sa kasulok-sulukan. Kahit sa ang sulok ng lupalop ng lugar dito sa Pilipinas, sana makaabot. Magtulong-tulong tayo mga kwentuhan. Ito na lang yung natatanging paraan. Isa itong masamang babala para sa atin. Ginagawa tayong ingot ng mga mainstream media na yan. Tang ina. Nakakagigil. Ginagawa tayong mga siraulo. Kung ano lang gusto nila, yun lang ang gagawin nilang ibalita. Diba nakakapanggigil? Ang sarap ko. Sarap kutusan. Ba? Nakakataas ng nakaka-high blood. Hindi maganda. Kaya ako'y nagsusumamo mga kakwentuhan, mga kababayan. Sa abot ng ating makakaya, tayo'y magtulong-tulong kasi hindi magandang babala yung ginagawa ng mainstream media. Lahat, kung maaari sana, mga viewers, mga mahal naming viewers, kung maaari sana tayo'y magtulong-tulong talaga. Halimbawa, yung sulok na hindi mararating ng social media, may cellphone kayo, kung maaari, i-share nyo na, ipanood nyo, parang awa nyo na. Kasi talagang
tinatanggalan tayo ng karapatang manood. Tinatanggalan tayo ng karapatang malaman yung nangyayari nitong mga siraulong kung sino man mga ihudiputas yung kung sino mang mga jablo yung mga nagmamayari, kung sino mang mga demonyo yung naglalathala, nagnyonyos. May hindi naman yung gawain ng matinong tao, di ba? O anong tawag sa kanila? Di siraulo. Di ba? Bakit ayaw nilang ibalita? Bakit pipiliin lang ibabalita? Isamantala na tayo yung dahilan bakit sila kumikita. Bakit tayo pagkakaita ng ano ng balita? 'Di ba? Mga gunggong, ang pinakamasakit nun mga kakwintuhan, mga kababayan, ginagawa tayong tanga-tanga. Pinaiikot tayo sa sarili nilang palad, pinaiikot tayo sa kanilang mga palad. Ano akala nila sa atin mga bobo? Ano akala nila sa atin walang pinag-aralan? Ano akala nila sa atin laruan? Huwag tayong pumayag, mga kakwintuhan, mga kababayan. Huwag tayong pumayag. Ang ina kong maaari lang, pag i-boycott natin yung mga, yung ano, yung ang mainstream media. I-boycott natin, huwag tayong manood. Itapat tayo ang bus nila kasi sa atin sila kumikita. Dapat, kung ano ang dapat ibalita, ibalita nila ng wasto, ibalita nila ng tama, ibalita nila ng sakto. Hindi yung mamimili lamang sila kung ano ang dapat nilang ibalita. Oh, tingnan nyo. Kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, hindi nila lahat binabalita. Ini-edit pa, pinagaganda, pabor sa kanilang mga kadikit, di ba? Mga gunggong. Masakit tanggapin na ginagawa tayong tanga ng mainstream media. Napakasakit. Okay lang sana kung patas, pare-parehas hindi binabalita, okay lang yon. Kaso, ang binabalita nila, yung pabor lang sa kanila, kung saan lang kinakikita, kung sino lang yung mga kadikit nila, kung sino lang kalyano nila, yun lang kinabalita. Diba, kagaguhan, hindi patas. Ugaling jablo eh. Siguro, kakampi ni Satanas. Hindi kaya-aya. Napakasamang babalayan para sa atin mga kakwintuhan, mga kababayan. Napakasama talaga. Hindi magandang babala, hindi magandang pangitain. Tinatanggalan tayo ng karapatan na malaman yung tamang balita. Lalo na tungkol sa ating inang bayan. Dapat hindi ganun mga kawintuhan. Gumawa tayo ng para mga kawintuhan, mga kababayan. Huwag tayong pumayag na yurak-yurakan. Huwag tayong pumayag na gawing tanga. Huwag tayong pumayag na paikutin sa kanilang mga palad. Kasi tayo ang dahilan bakit sila kumikita. Magtulong-tulong tayo. Mga kapwa ko YouTubers, inuulit ko, mapamaliit na YouTubers, mapamalaki. Lalo na sa inyong mga malalaking channel. Diyan, huwag tayong pumayag. Ating ilathala, ating ipaabot sa ating mga kababayan yung mga nangyayari sa Pilipinas. Mga kakwintuhan, mga kababayan, ako'y nagsusumamo. Kung hindi nagagawa ng mainstream media, tayo ang gumawa. Ha? Parang awa nyo na. Kasi, dapat tayo magtulong-tulong para naman hindi mabihay ng ating ibang kababayan na hindi naaabot yung mga nasa malalayong lugar. Tulungan din natin nila na maabot nila yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi karapatan nila yon, karapatan natin bilang Pilipino na malaman kung anong nangyayari sa mundo. Hindi lang sa buong mundo, kundi sa buong Pilipinas, sa ating mahal na inang bayan. So yun lang mga kakwintuhan. Mga kababayan, mga kapwa ko YouTubers, please ako 'yung nagsusumamo. Hindi, wag niyo naman ako please i-ignore kahit small YouTuber lang ako. Mga kakwintuhan, mga kababayan. Sana'y marinig ninyo ang aking pagsusumamo, ang aking pakikiusap na tayo'y magkapit-kamay tayo dahil hindi maganda ginagawa ng mainstream media. Tayo na lang ang gumawa ng hakbang para maipaabot sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga kababayan na dapat may balita sa kanila 'yung nangyayari sa Pilipinas. Particularly ngayon darating eleksyon. 'Di ba? Para naman hindi maging bihay ng ating ibang kababayan tungkol sa mga nangyayari, tungkol sa mga kaganapan lalo na pagdating sa politika. At mga kababayan, please ako 'yung nagsusumamo. Maraming salamat. Magandang buhay sa ating lahat. At FYI,
mga kakwentuhan, mga kababayan, lalo na sa mga napadaan lang sa aking munting channel. Ang channel na ito ay ginawa ko hindi para sa akin. Ang channel na ito ay para sa mga taong nasa kalye. Kaya kung mapapansin nyo, kaya Kalye Kwento ang pamagat ng aking channel, kasi ang talagang sadya ko sa channel nito ay kahit papaano mabigyan pansin ng mga taong nasa kalye, lalo na yung mga homeless people, yung mga walang matirang, mabigyan lang naman natin sila ng kahit kukunting pagpapahalaga. Kung meron namang gumawa, tayo magtulong-tulong para sa kanila. Maraming salamat, mga kakwentuhan, mga kababayan. God bless sa ating lahat. Huwag tayong pumayag na gawing tanga ng mainstream media. Yun lamang. Maraming salamat.